Good day, this is arnabantao and welcome to my channel. And for today's video, ayan dito ako sa larong Lucky Farm. And bago tayo magpatuloy sa aking content na isi-share ko sa inyo, ang aking YouTube channel, nagsishare pa ako ng mga free earning app na kung saan kikita po tayo ng extra money or passive income sa pamamagitan niya lang ng mga free earning app na sinishare ko po sa inyo gamit ang ating cellphone. Kung gusto niyo po ng mga gantong video content, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button, kalimbay mo na notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. Lucky Farm Win Reward. About this game is a win real reward and casual 4.3, 5k reviews. And then, basta yung kanyang rating naman is positive and negative, may mga mataas and meron ding mga mabababa. Game info, release 4 July 2022 and then update 2 February 2023. Para malaman natin yung process kung paano tayo maglaro dito, samahan niyo po ko till the end and don't skip para malaman natin kung ano yung payout method na gagamitin natin kapag once na magwi-withdraw and of course kung magkano yung threshold and ways of earning and how to play the gaming app. Tap ko na si play and makikita niyo dito bago tayo mag laro is meron tayong login method. Okay, tap lang po si login and ikukunin ko lang po ito sa aking Gmail. Oh, there you have it. So pagka sign in ko dito, nakakuha ako agad ng daily, which is collect ko lang day 1, day 2 hanggang day 7. Meron tayong makukuhang reward. Tap ko si collect and makareceive ako ng 1,000 cash. Tap ko si receive. Okay. And meron ako balance agad na 4,000 cash. And para makapaglaro tayo dito is meron tayong garden wherein magtatanim tayo ng mga plants. And I don't know about the plant. Diba? Okay. So ito yung daily reward na naano ko na kanina. And tap ko itong item. So yon. So ito yung mga seeds. Kapag once tinap ito, pupunta tayo sa mga seeds. Okay, potato, corn hanggang dito sa strawberry. Okay. And bawat pananim ay meron kanya-kanyang prizes. Okay? So tap ko itong potato. Yan. So matik na itanim and then meron po siyang timer. Next naman this one, mais 6 pesos. Tapos na yung advertisement and makikita nyo na-harvest ko na yung item. And tatanim ako uli. This one naman. And this one naman. Okay. So, antayin ko lang. And the same din, merong mga item dito na dapat itanim pala. Di ko nakita. Okay, meron tayong potato. And then, the mais. And then, the palay. Okay. So, harvest ko na. Okay. Okay, so yung item pala na dapat yung maano is palay. Okay, so this one 8. Okay, so may timer po siya. Wait ko lang hanggang sa matapos. Buti na lang is walang advertisement for the meantime. Next naman, para malaman natin yung cash out since na nasa 2 minutes pa yung isa. Okay, and yung isa naman is 46 second na lang. Okay, so punta ako dito sa pinaka-cash out. Okay, yung cash out pala na gagamitin natin dito is that Coinbase. Gagawa ka ng account na Coinbase wherein doon papasok yung payout. Meron ako nagawang Coinbase account before, yun nga lang ay nakalimutan ko na since na hindi na ako nakapag-withdraw ng Coinbase. Dahil kapag Coinbase yung kinamit natin, kapag pumasok dito sa Coinbase, itatransfer pa natin to other, which is hindi ganun ka-convenient kapag nag-ano tayo, nagwi-withdraw. Oo, paying itong gaming app na to, but kasi sabi naman doon na mga comment is paying siya. Yun nga lang, ang method na gagamitin natin dito is that Coinbase. Kinakailan may Coinbase account ka na kung saan papasok yung withdrawal sa Coinbase. I don't know if ma-access ko pa yung aking account na Coinbase. Pag manonood pa ako ng tutorial para alam nyo din po kung paano natin itatransfer yung ating
kung paano natin itatransfer yung ating mga withdrawal na pumasok sa Coinbase wallet down to other payment method like GCash, 'di ba? Ang GCash kasi is very common. And you will see here Coinbase is that 0.01 withdraw. For example, 1 left, tap ko 'yan. Okay na ako sa cash. Sa level ay hindi pa natapos, invite, check, login, check. So, yun, isang level na lang para ako makapag-withdraw pala. And turn it back. Yun nga lang yung pinaka-disadvantage dito, Coinbase USTD. Okay, Coinbase USTD naman with the gold coin requirement is start from 0.01 USTD 100 na pwede natin kitain dito sa paglalaro. Alright, wherein, as I mentioned, hindi nga lang siya ganun ka-convenient. Ayun, natapos ko na yung level and tatap ko na si get dahil ang order is 1 potato, 1 corn and yung rice. Tap ko si get. Nakakuha ako ng reward. Alright. Just ganun lang ang pag-aano natin para makakuha and pepino like that. So yun yung mga order natin and my timer din. And next naman, kung gusto mo mag-unlock ng lupa, tatap mo lang yan and then may bayad po. Kinakailangan may enough amount ka dito sa gold coin. Alright. And then, join us naman nakalagay. No need. May mga gaming app din. And what about this one sa inbox? What is this? Wala. This one served din as entertainment. Okay, mag-unlock ako dito ng garden na pagtataniman ng lupa. Meron naman akong balance. Okay, unlock ko na yan. And palay, and then pipino, and then grapes. Yon. And atay lang natin hanggang sa ma-harvest dahil may timer siya bago natin ma-harvest yung mga item. And ayun. Anong level na ba ako? So, tap ko nga uli. And level up, what's add, invite friend, more ads, more friend, and then, what is this? More experience. And hindi rin pala natin ito i-share sa ating social media platform para magkaroon tayo ng additional reward. Okay, so tap lang po itong share. And then, yun, may mag-play ng advertisement. My goodness. And now, I tatap ko itong cash out. Let's find out. Okay. So, it will be handled down ng 1 to 3 days. Tap ko si withdraw. Okay. So, level 1, check. Hindi pa pala ako nakatapos sa level 1. And dito, nasa 0 pa lang pala ako. And kinakailangan ko mag-work hard muna para matapos ko yung level 1. Maglalaro muna ako. And after that, i-update ko kayo kapag once na mag-withdraw ako dito mamaya. And you will see here, nag-level up na pala ako dito. Okay, so kinakailangan nga lang mag-watch ka ng advertisement. Okay, so nag-level up na ako and i-get ko na yung mga item. And meron akong balance sa 5,275. And then yung gold coin is ginagamit natin ito para magtanim dito. And after that, i-harvest natin yung ating itinanim. Okay, sili, asa na si sili? Okay. And may timer siya. And tap ko si cash out. We're going to find out if makakapag-cash out ako. Ang requirements lang naman para makapag-cash out is that 1,000 gold coin. Ay, hindi pa. Hindi pa pala makakapag-withdraw. Diba? Check ko nga. 0.01. Ang aking dollars pa lang is 152. Ito ba yung pwedeng maano? Tingnan ko nga. Okay, so to cash out naman, tap lang po natin si cash out and then tap si withdraw in Bitcoin Coinbase. Okay, input your Coinbase account. Okay. So, for example, ilalagay ko yung aking Coinbase and tingnan ko kung accept. Okay, nailagay ko na yung aking Coinbase account. Tap ko si submit. And confirm your account. Yes. Let's find out. Submitted. After ko ma-submit, nag-play ng advertisement and tatap ko si okay.
And rate as, hindi mo na ako magre-rate. Saka nakapag once na, ma-receive ko yung payout. And then, ko ulit si cash out. Ang next naman na pwede ko ma-withdraw is that 3,000. Magkano ba balance ko? Okay, 4,275. Tap ko uli. And tap ko itong 0.02 USDD. And, oh, kinakailangan pala bago ako makapag-withdraw, coin check, level ko is hindi ko pa na-attain yung dapat umabot ako sa level 3. Invite check, login check. Kailangan bago makapag-withdraw, dapat naka-check ito lahat. Pag once may kulang dyan, hindi tayo makapag-withdraw. So, need ko muna i-perform ito. And again, kaya pinapakita ko yung gaming app na to for you to be able to know if this gaming app is recommended or user-friendly talaga. User-friendly naman siya, pero when it comes naman sa withdrawal method natin kasi yung mga iba is hindi talaga masyado common sa Coinbase. Okay. So, kinakailan, ma-master mo muna kung paano mo gagawin yung tinatawag natin na is from my experience in regards to this gaming app, Lucky Farm. Goods naman when it comes sa pag-play natin, medyo may katagalan niya lang at saka hindi ganun kabilis ang pag-level up natin. Alright. And then, yun nga lang, isa nga lang sa mga disadvantages is that hindi nga lang siya common sa mga ibang user when it comes sa ating withdrawal. Dahil Coinbase, kinakailan mo na gumawa ka muna ng Coinbase account bago ka makapag-withdraw. Okay. And of course, meron po tayong mga certain rules when it comes sa withdrawal. Hindi naman talaga siya basta-basta. Kumbaga, susundin mo muna yung process bago ka makapag-withdraw. Wherein, hindi po siya directly papasok sa GCash dahil sa Coinbase muna papasok inyong payout bago i-transfer to other wallet option. Like sa mga ibang gaming app na direct na papasok sa GCash ang withdrawal dito, marami mo ng process bago ma-receive yung totoong naipon mo dito na reward. Ipapakita na lang po natin yung side kung ano yung advantages and disadvantages to this gaming app. Ano naman mga ibang gaming app na ginawan ko na madali tayo makapag-withdraw like Topcoin, like Pluto app, and then yung mga previous na ginawa ko na kung saan papasok agad sa Lazada wallet. Ito is hindi talaga directly papasok sa ating GCash. Kumbaga, dalawang process or tatlo mga ganon-ganon, di ba? So, dalawang process bago muna papunta sa pinaka-final bago mo magamit yung pera. Hope na kapagbigyan ko ng knowledge in regards to this Lucky Farm. So, ganun lang. Magbibigay lang po tayo ng totoo sa mga viewers. Hindi po natin sila papaasahin. If you like on this, do it thumbs up. Like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button. Kalimbayan mo na notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. This is arnabantao. Keep on watching. See you on my next update in regards to this gaming app.